What's up mga pananaw yun, good morning ulit, welcome back sa ating channel. So, Huwin Mo Ito Vlog. So, follow niyo pala yung aking page na Huwin Mo Ito Garage. So, di pa namin napapartan yung pangalan. Siguro yun na rin siguro at kailan na rin kasi na. So, for today's vlog, share ko lang sa inyo kung paano ma-identify na nag-start na nagkakaproblema na yung ating tensioner. Ano? So, ganito yung sign niya. Siyempre, on yung motor. Okay? Tapos, review siya ng malalim. Tapos, bitawan nyo rin kaagad. Para marinig nyo yung tensioner. Yan. Ibig sabihin, malapit na siya. Yan. May tumatagastas na siya eh. Alam mo yung timing chain, gumagano sa loob. Kasi maluwag na yung tension ng pinakang tensioner. So, ganito kasi ang position ng timing chain yan. Yan. Cam gear, tapos yung doon sa ilalim. So, isigun yan. Ay, yung pinakang gear doon. Yung pinakang sprocket doon. So, yung tensioner, nandito siya. So, ngayon, pagsuko na yung tensioner, hindi siya makapag-push ng timing chain, guys. Gumagano na yung timing chain. Kaya, ganito na itunog. Sign na siya na malapit na bumigay yung tensioner. So, konti na lang, bibigay na to. So, dapat maagapan natin na. Kasi kung tatalon yung timing chain, makawala sa timing yung cam gear sa timing. Tutukod yung ating barbula, no? So, pag tumukod yung barbula, mas malaki gastos nyo. So, tensioner lang, papalta nyo. Diba, pinalta nyo yung tensioner, mura lang yan, 550 lang. So, pag barbula, labor pa lang doon guys, mga 2K na. Tapos yung gasket pa, yung balsing, tapos yung inisin pa, tapos bibili pa kayo ng bagong intake valve. So, sana, kung masira man, kunting lang, no? So, huwag naman sana. Kasi kung valve mong mababalo, medyo pricey yung mga valve. Iba yung barbless nito, hindi siya ordinaryong barbula. Unlike sa 150cc na parang pumapatak lang yata ng mga 600 ng isang piraso. So ito mas mahal siya. Libo talaga. Libiro, no? Tsaka huwag napatid yung timing chain, no? Kumalod. Mas marami ngayong masisira pa sa dito. So yun guys, ito na-share na natin yung ano, kung ano man yung tunog na nag-start na bumigay yung tensioner niya. So ganun lang. Pag narinig nyo yun, palitan nyo na kaagad para at least hindi na tayo umabot sa punto na masisira pa yung motor natin. Hindi tayo malalaki yan. So, ano natin, kumpara natin 550 lang yung manual tensioner tapos yung gawa, libuan na lang. Ilan tipirin? Sige, yun lang guys. Salamat. Ang ingay niya.